Pero sana, ano, itong okay video natin na to, mapanood nila kasi relevant topic, diba? Sobra. It concerns all of us. Voting is essential to a well-functioning democracy. Huwag kang magsasalita ng ganun kung hindi mo siya. Eh, kung yung mismong right to vote, hindi mo na-exercise. Kapag namulat ka, kasalanan ng pumikit. Sobrang sana yung sistema ng Pilipinas na in exchange of the vote, may binibigay na pangako, may binibigay na currency. Ano nga ba ang ideal leader? Kailangan alam na natin yung hinahanap natin, di ba? Ako ano? Ito ko yan. Should be empathetic. Tama ba yung term ko? Empathetic, genuine, and competent. Combination for me. You could be competent, pero wala ka namang good intentions for your people and for your country, di ba? Kayo ba? Parang ano? Parang yung sa binanggit mo talo, wala yung curtain. Ano? Yung ano? Wala yung curtain. Ano ko po? Parang hindi ko palila yun. Kaya nga yun. Parang alam ko lang yung nasa Pasig. Oo, pwede pa yun. Kaso bata pa eh. For the people. By the people nga, di ba? Sa preamble. Kaya, an ideal leader should be a good mother figure for everyone. Aside from dun sa mga na-mention, kaya niya maging accountable. Isa pa yun. Yung pandemic na to, sabi, so paano kung, ano mangyayari sa next presidential elections? Kung meron pa yung pandemic, can we? Sobrang bigat ng role na sasaluhin nung next. Yun. Tapos, yung current admin, sobrang hilig mag-point ng fingers kapag sakaling may nagkamali. I mean, nangyari na eh. Why do you keep them? Ano naman, kung nanay or tatay ka man, magampanan mo talaga yung pagiging tatay mo, di ba? Kung mayroong magandang foundation of system. Siya, nagbudot lang. Sa ganitong sistema. Money. The root of all, ano? Evil. Or money is the root of all evil. Sapat na nga, na hindi lang puro history at historical revisionism. Pinag-goal natin na ano, na mag-discuss. Kasi meron tayong broad array ng topics and discussions and segments for this one alone, sana. Kaso gusto natin i-narrow down as much as we can. We'll share tayo ng final thoughts, final message. Again, moral responsibility natin as a citizen. At lahat tayo, from the very point na nabuhay tayo sa mundong to, lalo na sa bansang to, it is our obligation, it is our duty, at affected tayo with all topics, with all ano ba, fields regarding politics, kasi dito talaga umiikot yung sistema. Kailangan natin maintindihan na lahat ng ginagawa natin sa buhay, actually, hindi lang sa politics, hindi lang sa pagboto, lagi dapat natin iniisip yung iba. Hindi lang iba as in present, pero yung mga susunod na generation na hindi tayo gumagawa ng decision solely for us kasi may mas maapektuhan na mas malala pag hindi natin tinama yung mga period natin ng decision. And as well as, sana magkaroon tayo ng hindi na lang ideal, sana magkaroon ng actual na leader na sistema sa government na kaya natin pagkatiwalaan na hindi tayo takot na magsalita unang-una, hindi tayo takot maglabas ng opinion na tama naman, na hindi nag-red tag, hindi dapat tayo maging neutral. Lagi tayong may choice at dapat lagi wise yung choice. Ako naman ano, in connection dun sa sinabi ni Shaira, yung about future generation, it's about time that we consider yun nga, the future generation in voting. Like, sa pagboto sana, hindi lang yung gusto natin yung pipiliin natin, or hindi lang based sa gusto natin, but instead based dun sa kailangan ng bansa natin at ng mga future generation, diba? And our goal should be to end the struggle that we are currently facing. And kumbaga, huwag na nating hayaang maranasan yun ng mga susunod na henerasyon. Let us make our country, our common home, an ideal place to live in. And
I believe we could also be great like other nations. Yes. We can be like them. But to do that, we need great leaders. Ayun lang. Candidate number one, tapos na. So, ayun, dahil nasabi niyo na rin lahat, wala na rin tayong, isa-summarize ko na lang yung pinaka-thoughts ko. We should always exercise our right to vote kasi sobrang dalang lang niya. Once, hindi naman siya once in a life, siguro twice, thrice na mabubuhay ka. So, isa ang pagboto sa natitaken for granted. Kasi bilang citizen, hindi ka hindi mo na ibibigay or na nagagawa yung part mo o yung parang yung ambag mo sa sa country. Baga, utang na loob ng bansa, utang na loob sa iyo ng bansa na bumoto ka, kaya please gawin mo. And if you're not yet a registered voter, please do register kasi sobrang laki ng tulong na magagawa ng boto mo. Kahit sabihin mong no, it doesn't matter because every vote counts. Sana yun lang. Piliin mo rin kung ano yung sa tingin mong tama. No biases for now. Dapat alam mo kung sino yung karapat dapat. Hindi kung sino yung mabango, kung sino yung malakas, sino yung popular ngayon. Kasi pagdating ng panahon na nagkaroon ka na ng anak or apo, sila yung magsasacrifice, hindi lang ikaw. Yun! Kaya, please. Iisipin natin lang kung sino yung yun lang magsasuffer. Totoo yun. Consequences, yun. Suffering yung hinahanap kong word pa. Yes. And so, we are hoping for fair, free, and honest elections. Sana naman. Eh parang plead din to na we can do something about it. We can actually do something about it. Na hintay forever ganito. At least man lang. siguro yung mga apo. Sana man lang. Sana by that time. Pati let's remove our biases muna. And only think for the betterment of our country. Ayun. And actually, to be honest, ayoko pang mawala ng pag-asa sa Pilipinas. Ito na yung kinalakihan natin eh. So, sana naman, di ba? Ilang dasal pa ba kailangan para lang mapunta tayo sa inaasam nating government? Parang, yun lang. Hindi naman tayo pwede mag-give up. Pero ako, kung sa citizens lang pag-uusapan, ang laki ng potential ng mga Pilipino. Sobra. Napaka-talented natin, napaka-tiyaga, napaka-resilient, pero madaming nasasayang na talento at hindi nakukuha ang opportunity kasi yung bansa mismo natin hindi nag-i-invest sa atin. So, there is a tendency yan na nangyayari. Yung mga magagaling natin, yung mga nakakapag-aral, nakakapunta sa ibang bansa kasi in search for greener pastures. Ayun, na siguro maganda din na that we start investing din sa sarili natin. Pati sa sariling citizens din natin. Yun din, talaga parang siguro naman kasi if only they had a choice back then na ayun nga, kasi mahirap naman talagang lumayo sa sarili mong lupa, lalo na sa may family ka may iwan. Kaso wala silang choice kasi nga they weren't provided enough. Kasi nga, yung nag-exist. Ayun nga, antagal na natin nagtsatsaga. Oo, nagtsatsaga at hinahayaan na yung mga may mga abilidad ay lumiban ng bansa. Kasi alam nila na mas kulang na. Oo. Hindi at kulang, hindi sapat yung nabibigay sa kanilang chance dito at mas malaki yung opportunity na nakikita nila kapag lumabas sila sa teritoryong to. Hindi na po provide yung mga needs yan. Insufficient.
may lacking na resources. Kaya sa totoo lang, hindi ko masisisi yung mga taong nag-abroad eh, for the good, for the betterment ng family nila and sa self din nila. Kasi alam nila minsan na hindi pa sapat lahat dito sa... Eh, kung maliit yun eh. Oh, kasi, pero yun naman eh, nangyayari naman. Alam ng mga anak yan na mga abroad ang magulang. So, buti na tahal natin tong topic na to kasi kailangan talaga siyang i-address unang-una. Tapos, we are thankful for we are thankful for those na kahit simple nagsishare ng mga posts para makapag-enlighten na iba. We are thankful for those na nagsistand up kahit simple tweet man lang or post or repost na mga kailangan i-voice out na issues. Lalo na about sa current issues, political events na kailangan malaman at na lalong-lalo na hindi fake news. Bukod sa pagiging active online, gusto namin i-point out na sana muli kung hindi pa kayo nakapag-register, mag-register kayo and actually vote. Because it doesn't end there. Vote smart. Make the right choices. Totoo. Kaya natin to. I-relate natin to sa first episode natin na mayroong mutual trust na isipin nyo kami example na kaming tatlo into larger population na pinagkakatiwalaan naman yung isa't isa sa mga desisyon, sa mga iboboto nila. Kasi dapat ganun. Meron kang trust na binibuild na kung sino man yung pipiliin or sino man iboboto ni Camille at ni Paula, alam ko makapagkakatiwalaan ko. Kasi alam ko iisa kami ng layunin, which is for the better, for the best. Hashtag iba naman. Hashtag iba naman. Tayo naman. Yeah. Hashtag mas marami kami. Sana itong generation na to talaga. Yung susi. Tagad-tagad nung wala na results. So naman. Again, please register to vote until September 30 pa. So, kaya pang humabol. Anyway, ayun. Let's make better choices. Either kung kasama man kayo dun sa 60 million na registered na or dun sa 2 million something na first time registered na mag-register pa lang. Huwag niyo sayang. We are proud of you. Yes. At sana huwag niyong sayangin yung chance. And again, yung generation namin, natin, 33 million strong parang awan yun. Papa-shoutout si ano, Sir D. Sir D. Hi, Sir D. Hello. Sir D. Salamat sa mga sa ano. Dapat umabot siya sa end ng video. Salamat sa pag-support sa first two episodes. And also, si Kirit. Kirit! Kirt, smile. Hi, Kirt. Hello po. Please don't forget to hit the subscribe button. And to like, subscribe, and share. Yeah, do not hesitate to email us if you have suggestions, video requests, and if you want to be our guest. This has been Three Leaf Clover, giving you faith, hope, and love. Once again, thank you for watching our second episode. Sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayo natutunan. Yes, yes, yes. Bye. Ay, akala ko. Pero ano, add ko lang ah. Sige lang. Ano, kasi for me, ano, every vote matters din. Kasi, hindi, joke lang. Cut mo yun ko. Hindi, ano. Oh. And this has been Three Leaf Clover. Ano ba yun? Ano sinabi mo na? Wait! Ang dilim! Ang dilim! Yung notification mo! Sige, sayo na! Please don't forget to subscribe. Wait lang.